Sa Pilar Village, isang squatter's era sa Albang nakatira si Malina at ang kanyang ina na Superlita. Kasama rin ni Leon ang kinakasama nitong si Alias Bisaya. Dati itong kargador sa palengke. Dominador ang tunay na pangalan nito. Mas bata ito ng 10 taon sa nanay niya. Nakasanayan na lang natawagin itong Bisaya dahil sa lugar nila. Ito lang ang kaisa-isang tubong Bisaya roon. Karamihan kasi sa mga nararoon ay mga Kapampangan at Ilocano. Taga Abra, sina Malina. Doon sa pinanganak at doon na rin siya nag-elementarya. Pagkagraduate niya ng elementarya, nilisan nila Abra at napadpad niya sa Maynila. Sa sariling sikap na rin niya ay nakapag-aral siya ng high school. Wala talagang plano ang nanay niya noon na pag-aralan siya ng high school, pero talagang nagpursige siya. At least ngayon kahit papaano, may mapagmamalaki na siyang high school diploma. At hopefully sa buwan ng Mayo, may sapat na siyang ipon para makapag-aral sa kolehiyo. Mag-self-supporting student pa rin siya. 23 anyos na siya at halos 3 taon na rin kinakasama ng nanay niya si Bisaya. Buong maghapon siyang nasa palengke, nagtitinda ng daing ng bangus at tuyo. Wala siyang sariling pwesto dahil hindi niya kayang ubo pa. Medyo mahal kasi yun kaya nag-iikot na lang siya sa paligid ng malaking palengke at iniaalok ang paninda sa bawat mamimili na nadadaan at nakakasalubong niya. Alas 6 pasado na ng gabi siya nakakauwi sa kanilang barong-barong. Maswerte na kung wala ng 5 bilao ang sunusunong suong niya sa maghapon. Kapag may natira siyang paninda, yun ang iuulam nila sa gabi. Kesa naman bumili pa dahil masisira lamang yun. Gaya na nakagawian, bago umuwi sa bahay nila, dumadaan muna siya sa katabing bahay nila, ang terehan ng best friend niya na si Cecil. Mas bata ito ng 1 taon sa kanya. Maamong mukha nito, morena ang kutis at maganda ang pangangatawan kahit malumang bestida ang suot nito. Ayon nga sa biru-biruan sa lugar nila, sila raw ni Cecil ang beauty queen doon, ang pride ng Pilar Village. Pareho kasi silang maganda. Sabi nga ng iba, parang hindi raw bagay mga katulad nila sa masikip at mabagong lugar na iyon. Wala silang magagawa sa bagay na iyon dahil kahit pag gusto nilang takasan ang lugar na iyon at manirahan sa isang sosyal, mas payapa o mas malinis na lugar, hanggang pangarap na lamang iyon para sa kanila dahil pareho silang may pangarap sa buhay. Madalas ay pinangangako nila sa kanilang sarili na balang araw, lilisanin din nila ang lugar na iyon. Titira sila sa isang disenteng bahay. Kamusta ang benta? Nakangiting bunga ni Cecil sa kanya. Binaba muna niya sa mesa sa kusina ang bilao niya. Medyo matumal nga ngayon, Dang. Dang ang palayo ni Cecil. Mura na kasi mga isda kaya nilangawan tinda ko. 7 balot ang daing na bangus nang naibenta ko at saka 5 balot na tuyo. Ganun ba? Nalungkot ito. Eh paano yan? Hindi mapabawi ang puhunan? Yun ang nga eh. Kung may ref naman lang sana kami, hindi masasayang ang paninda ko. Ang kaso wala. Imbes na ref, aparador lang ang meron tayo. Humagikik ito. At uugod-ugod na tayo, hindi pa rin siguro natin matitikman ang pakiramdam ng may mga kung anik-anik na appliances. Oops, walang ganyanan. Saway nito sa kanya. Ikaw na rin nagsabi sa akin na huwag tayong panghihinaan ng loob, di ba? Malay mo, bukas habang nagtitinda ka sa palengke, may makabangga kang gwapo. O tapos tumilapon yung mga paninda mo, tapos agad kanyang tutulungan, saka siya mapapatitig sa iyong pagkaamu-among mukha. Agad siya mabibinghani sa angkin mong alindog, at siya palang iyong Prince Charming. Bigla itong umisi. O di ba, bongga? Tumawa siya. Talagang sagap na sagap mo mga linya sa kadikad mo sa pocketbook. Teka't ano bang nakain mo? O maayos ba ang kita ninyo kanina kaya ganyan ka? Tendera din kasi ito. Mga palamig at candy naman tinitinda nito sa harap ng public elementary school. Hindi kalayuan sa lugar nila. Mula umaga hanggang hapon ito roon. Kasamang ina nito. Kapag nakauwi ng mga estudyante, sakalang umuwi ang mag-ina mula sa pagtitinda. Matumal din, sabi ni Cecil. Umalan kasi kaninang umaga kaya hindi na nakalabas yung ibang estudyante. Ayun! Di pa naubos yung 1 galong palamig na natimpla namin. Teka, ikukuha kita para makapagmeringenda ka muna bago umuwi. Maya-maya lang, iniinom na ni Malina ang buko juice na sinala ni Cecil mula sa galon. Salamat ha, sabi niya. Anong salamat? 1 balot ang daing na bangus ng kapalit niyan, uy. Biro nito. Kahit di mo sabihin sa akin, talagang bibigyan kita, bruha. Masasira lang to kapag di pa nakain mamayang gabi. Noong 1 araw ko po to na idaing eh. Wow! Buti naman. Libre na naman ang ulam namin ni nanay sa hapunan. Magsasalita pa sana siya nang marinig niya ang tinig ng nanay niya mula sa labas ng bahay ng kaibigan niya. Malina! Hoy Malina!
Naku po, ayan na naman ang Armalite na bunganga ng nanay mo. Ku, bumuburadyo talaga yung mudra bells mo kahit kailan. Dapat naging broadcaster lang siya eh. Dali, labasin mo muna. Pagtataboy sa kanya ni Cecil. Tumango siya at patakbong lumabas ng alam pinto. Nakapamewang ng nanay niya. Galit na ang anyo. Kanina ka pa ba dyan? Kanina pa ako naghihintay sa'yo sa loob ah. Dumaan lang ako saglit kay Cecil, Nay. Sabi niya. Pahinging 50 pesos at alis na ako. Nay, di ba binigyan ko na kayo ng 50 kaninang umaga? Reklamo niya. Abot, tinan mo nga itong gagang to. Nagre-reklamo ka ba ha? Gusto mo ba na ingot-gun ko yung uso mo sa imbornal? Napatingin siya sa mga kapitbahay na nakikiisyoso lang sa pag-iiskandalo ng nanay niya. Wala siya nagawa kundi ilabas ang lumang wallet at kumuha ron ng 50 pesos. Eto na po, sabi niya. Akin na yung dalawang taglilima mo, pantricycle. Napangawi siya pero inabot din niya ang barya dito. Eh, saan ho ba kayo pupunta? Tanong niya kahit alam na niya kung saan ang destination nito. Sa saklaan. Bakit mo ba? Kanina lang, grabe ang pananakit ng ulo niyo ha. Tapos gagala na naman kayo ngayon? Hirapan lang siya nito. Sabay talikod na. Nabaglakad na to palabas ng eskanita ay bumalik na siya kina Cecil. Ano, binigyan mo na naman ng pera? Nakasimangot at tanong nito. Pabagsak na mo po na siya sa inuupuan niya kanina. Eh wala naman akong magagawa eh. Ano ka ba? Ang perang hiningi nun sa'yo ay pensusuga lang nun. Doon sa saklaan sa kabilang kanto. Kinukonsente mo naman maling gawain ng nanay mo eh. Dapat kasi sa barangay chairman doon, sinusumbong sa investigador para matigil na yung pasakal na doon. Lang ba na bang nakaboro yung mga kawawang bangkay doon? Aba, darating ng paghuhukom at mabubuhay na lang yung mga uliyungon. Hindi pa ba nalilibing dahil sa kakapasak lang na yan? Bumuntong hininga siya, tsaka napatingin sa labas ng bintana. Pero wala naman sa mga gulong sa bubong ng mga barong-barong atensyon niya. Oh, natahimik ka na dyan, puna ni Cecil sa kanya. Bumuga ulit siya ng hangin bago hinarap ang kaibigan. Dang, alam mo ba na minsan, di ko maiwasan di mag-isip kung ano. Kung ina ko ba talaga si nanay o ano. Bahagyang nagulat si Cecil sa narinig wala sa kanya. Matagal na parang pinag-aaralan nito ang sumunod na sasabihin bago binuka ang bibig. Malina, may sasabihin ako sa'yo ha, pero ngayon ko lang talaga ito sasabihin sa'yo. Total naman, nabanggit mo na yung tukol dyan sa pagdudod na mo na baka nga hindi mo siya tunay na ina. Well, sa aking palagay lang naman ha, tsaka sa palagay ni Momsi. Kasi, noon pa namin napapansin na ganyan ang pagtrato si ni Aling Perlita. Parang wala siyang kaamor-amor sa'yo, parang walang malasakit sa'yo. Hindi siya sumagot. Tingnan mo na makagat ka ng aso doon sa kabilang kanto. Diba tumakbo ako doon sa inyo para ipaalam sa nanay mo? Pero nung ginawa niya, na hindi man lang tumayo sa harap ng TV, ang sabi pa niya, tatanga-tanga ka raw kasi. Baka naman daw sa dyan pinakain mo yung binti mo sa aso para may maidahilan ka, para hindi ka daw muna magtrabaho. Susme, may ina ba naman ganun, Malina? E kulang na nga lang sabi niya na sana nilapa ka na ng pesting aso para nawala ka na sa mundo. Hindi ulit siya nakaimik. Hanggang ngayon, nasa kaliwang binti pa rin niya ang bakas ng kagat ng asong iyon. Habang buhay na magiging marka iyon sa binti niya. Kung ang sakit lang ng kagat ng aso, kaya niyang tiisin. Pero hindi ang masasakit na salita ng nanay niya pagkatapos siyang iuwi ni Cecil. Wala lang San Lazaro Hospital kung saan siya sinugod nito. O ano? Wala ka na iuwing pera dahil tatanga-tanga ka no? Imbes na naghahanap ka ng pangkain natin, ikaw naman ang nagpakain sa aso. Pisit ka talaga sa buhay ko, Malina. Kung bakit kasi binuhay pa kita? Sana tinilis na lang kita nung sanggol ka pa. Yak na lang ang tanging nagawa niya noon. Lumaki siyang walang kinikilala ng ama. Habang nagkakaisip siya noon, ang sabi ng nanay niya, patay na raw ang kanyang ama. Yun lang at wala na ibang detalye ito sinabi. Tungkol sa kanyang ama. Wala siya ibang mapagtatanungan dahil walang ibang kamag-anak ang nanay niya sa bayan ng Bangged. Di naman kasi talaga ito tubong Bangged sa ibang bayan sa Iloilo ang hometown nito. Dati raw itong katulong sa alabang nung dalaga pa. Nung mag-migrate ang amo nito sa Amerika, kinuha ito ng kapatid ng among iyon para manalibihan sa mansyon ng mga iyon sa Abra. Yun lang ang alam niyang kwento ng kanyang ina. Nang magkaisip siya, sa isang malita dampasa na nakatira at wala nito trabaho kundi magtinda ng mga kakanin sa barangay nila. Malina! Malina! Napapitlag siya sabay tingin kay Cecil. Yung visit na batugang charity mo, tinatawag ka. Inis na sabi nito. Tumayo na siya. Mauna na ako. Sige, salamat dito sa daing ha. Nakaabang na si Bisaya sa kanya paglabas ng barong-barong ni na Cecil.
Gaya na nakagawian, wala itong kamiseta, tanging lumang shorts lang ang suot. May panloob naman ito na sobrang taas ng bewang, habang halos pagsak na ang shorts na cotton. Naiirita siya sa style nito, dugyot na ewan, parang pinagmamalaki pa nitong katawan. In all fairness, maganda ang katawan nito, maskulado. Ang nakakainis lang, walang kwenta ang muscles na yun dahil saksakan ito ng batugan. Malina, pahingi niyang lima dyan, sabi nito. Nakalahad agad ang kanang palad sa kanya. Para saan? Wala ang kangiting-iting tanong niya. Pambili ng gyosi. Kapal ang mukha mo ha? Walang trabaho, nag-gyosi ka pa? Wala na akong pera. Binigay ko na kay nanay kanina. Huwag ka na kasi mag-gyosi at wala ka naman palang pera. Wala ka na ang trabaho at walang maiambag sa mga susin sa bahay. Nagbibisyo ka pa. Pagkasabi niyo, nagmamadaling lampas na niya ito. Numiretso na siya sa bahay. Tinagpapasalamat niyang hindi lumalaban si Bisaya sa kanya. Ang kaso, numero unong sombongero ang hinayupak. Kaya natitiyak niyang lagot na naman siya sa nanay niya pagdating nito dahil tsak na parang bata magsusumbong na naman sa ina niya si Bisaya at natural ang kinakasamang kakampihan ng kanyang ina. Napasalampak siya na upo sa sahig sa loob ng kanyang silid. Kung hindi lang niya mahal ang nanay niya, matagal na siyang lamaya sa padal nito. Kaya naman niyang buhayin ang sarili niya. Pero kahit na ganun kasama ugali ng nanay niya, mahal na mahal pa rin niya ito. Nasakit din para sa kanya na hindi niya ito nabibigyan ng magandang buhay. Napabuntuhin niya siya. Kailan kaya mangyayari sinasabi ni Cecil na makikilala niya ang kanyang Prince Charming, ang isang mayaman at gwapong lalaki na handang mag-ahon sa kanya mula sa miserabing sitwasyong kinasasadla kanya? Ah, hanggang pangarap na lang siguro yun. Hating gabi na nang dumating ang nanay ni Malina mula sa saklaan, narinig pa niyang nagtatalo ito at si Bisaya. Lasing din kasi ang uli. Halos magkasunod lang na dumating sa bahay ang dalawa. Kinabukasan ng umaga, dumadaing na naman ang ina niya ng pananakit ng ulo. Gusto niya nga itong singhalan. Bakit kasi nagpapaabot ito ng madaling araw sa sugalan? Pero alam niya na kung gagawin niya iyon, lalala lang ang sagutan nila. Pagkatapos, papagalitan na naman sa lito. Lumabas na lang siya ng bahay at bumili ng alaksan para ipainom dito. Gusto niya ba ng pandesal, Nay? Tanong niya nang lapitan nito sa sala. Doon kasi ito natutulog kasama si Bisaya. Ang batugang kinakasama nito, sarap na sarap sa pagtulog. Walang pakialam kahit dumadating na sa ait ang inay niya. Umiling ang nanay niya. Kape na lang. Kahit noodles lang sana para may laman ng tiyan niyo bago kayo minum ng gamot. Sige na nga, sabi nito. Nagpakulo na siya ng tubig para sa noodles. Napapailing na lamang siya. Sobra kasing tigas ang ulo ng nanay niya. Sa tansya niya ay tatlong araw na magkakasunod ng sumasakit ang ulo nito. Alam niya na dahil yun sa mga bisyo nito. Naabuso na masyado ang katawan nito. Bukod kasi sa pagsusugal, bisyo rin itong pag-inom ng alak kasama mga kaibigan sa labasan. Minsan naman katoma lang nito sa loob ng bahay si Bisaya. Iniisip din niya baka may migraine ng nanay niya dahil sa napapadalas na pagsakit ng ulo nito. Kahit kasi sumasakit ang ulo nito, panay pa rin ang paggalat paghanap ito ng sugalan. Kung saan-saan ito nakakarating para lang makapagsugal. Kahit karag-cross yata sa kanto kalaban ng mga tricycle driver, papatulan pa nito eh. Nang mabigyan niya ng noodles ang ina, gumayak na siya para magtungo sa palengke. Mamimili siya ng mga isdang idadaing. Tamang-tama at magandang araw ngayon. Tsak na maganda ang sikat ng araw mamaya para sa pagpapatuyo niya ng mga isdang ibibenta. Inaantok na dinampot ni Vanessa ang nagriling na cellphone sa gilid ng kama. Ang asawa niyang si Marcos ang tumatawag. Good morning! Bati nito sa kabilang linya. What time is it? Tanong niya sa matabang na tinig. 8, honey. Nasa kama ka pa? Yeah. Anong oras ka ba umuwi kagabi galing kina mama? 7 na ako narating dito. Bakit? Naipit ako sa traffic. Sana doon ka na lang natulog. Mas komportable ako rito. You know that. Alam mo naman hindi kami close ng mama mo, hindi ba? Ayoko makipagplastikan sa kanya, Marcos. Pumunta lang ako ron para pagbigyan ka na sumala sa birthday niya. Bumuntong hininga ito sa kabilang niya. So what are you doing the whole day? Magsha-shopping, siguro. Bahala na. Okay, ingat ka palagi. Hopefully next week makauwi na ako dyan. Pagkatapos sa pag-uusap na ng asawa, nawala ang antok niya kaya bumangon na siya. Lumabas siya ng silid at tumiretso sa hagdan, pababa mula sa second floor ng bahay. Mahigit isang linggo na siya sa Maynila. Sa Hong Kong siya permanenteng naninirahan kasamang asawang si Marcos Lee, isang Filipino-Chinese na sa edad na 36, isa ng multimillionaire dahil sa salong anak ito ni Richard Lee.
isang matagumpay na businessman sa Kowloon, Hong Kong. Ang Lee Jewelry Company may mahigit 20 shops sa buong Hong Kong. Nag-o-offer yun ng fine gold jewelry items ranging from 14 to 24 carats. The company was also well known for selling diamonds, pearls, colored stones, white gold jewelry, and platinum jewelry, which were popular in Japan and China. Ang kumpanya na may main brand sa Kowloon ay sabay na pinamamahalaan ng mag-ama. Dati-dati kapag umuwi siya ng Pilipinas kasama niyang asawa, but for the first time last week, mag-isa lang siyang umuwi sa bansa. She was bored. Gusto niya mapag-isa dahil gusto niyang pag-isipan ng maigi kung tama bang gagawin niyang plano bago sabihin niyon sa kanyang asawa. At ang plano iyon ay ang pagkakaroon nila ng anak ni Marcos ang magsasalba sa kanilang pag-asama. Hindi lang dahil gustong gusto niya magkaroon niyon, kundi dahil alam na niya ang pagkakaroon nila ng anak ang magliligtas sa kanilang pagiging mag-asawa. Unti na unti kasi siyang tinatabangan sa pag-asama nila. Sa mahigit isang linggong pag-iisa niya sa malaking bahay nila, nakapag-isip-isip na siya. Itutuloy niya ang plano. Sana nga lang pumayag si Marcos. Bandang alas 4 ng hapon, sakay na si Vanessa sa kanyang Pajero. Dadalawin muna niya ang kaibigan si Kate sa Pilar Village para mahinga ng tulong para sa plano niya. Habang nagmamaneho, lumilipad pa rin ang isip niya kung paano sisimulan na ilahad sa kaibigan ang kanyang plano. Tiyak na mag-uusisa ito kung bakit niya yung gagawin at mapipilitan siyang ipagtapat ang tunay na sitwasyon niya. May diferensya siya. To put it bluntly, baog siya. She could not bear a child herself because of abnormalities in her uterus because she had a hysterectomy. Last year, na-detect ng doktor na may cancer of the uterus siya at ang rekomendasyon ng doktor na solusyon para magamot siya ay hysterectomy. Isang surgical procedure na ginagawa para tanggalin ang buong uterus ng babae kasama ng cervix. Pero bago na isagawa ang operasyon noon, sinabi na sila ng doktor na hindi na siya maaaring magkaanak. Mas pinili nilang mag-asawa na isalbang buhay niya, kaya nangyari ang operasyon. Dahil sa mga isipin yun, halos wala na sa dinatahak na kalsada ang atensyon niya. Saka lang siya nagulat nang biglang may kumalabog sa harapan ng kanyang sasakyan. Mabuti na lang at tatapakan agad niya ang preno. Shit! What was that? Halos malaglag na yata ang puso niya habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Napanganga siya nung masilip ang dalawang paang nakandusay sa semento. Nanginig ang buong katawan niya, pero alerto pa rin naman siya at naging mabilis ang pagkilos. Binuksan niya ang pinto ng Pajero at patakbong nilapitan ang nakandusay na tao sa gilid ng kalsada. Oh my God! Bulalas niya sabay tutop ng bibig. Isang babae nakandusay roon. Sa tabi nito, sumabog ang mga palindang tuyong isda. Paluhod na mupo siya at hinawakan sa magkabilang balikat ang walang mahalin na babae. God, she's alive! Nakahinga ng maluwag na saan niya na masalad na pumipintig ang pulso nito. Luminga siya sa paligid. Mabuti na lamang at may natanaw siyang isang lalaki na nagtitinda ng candy at sigarilyo. Kinawayan niya ito. Mabilis din naman itong lumapit. Tulungan mo ko! Nabangga ko siya, dadalhin ko siya sa ospital. Opo ma'am, tugon nito na nahawan na sa pagkataranta niya. Binuksan agad niya ang backseat ng kanyang Pajero. Binuhat ng lalaki ang babaeng nakandusay sa semento. Dumukot siya ng 500 piso sa pitaka niya at iniabot iyon sa lalaki. Salamat, sabi niya. Nanlalaki ang mga mata nito. Wow ma'am, salamat. Sinala niya ang pinto sa likuran at lumapit na sa driver seat, saka pinaharurot ang sasakyan. Nang magkamali si Malina, bumungad sa paningin niya ang hindi pa may nalasilid na yung puting-puti ang gilid at ang may ospital. Natilihan siya ng mapatingin sa swero na kakabit sa kanyang kamay. Napatingin siya sa pinto na silid na iyon nang pumasok ang isang may edad na nurse. Nasa ospital nga talaga siya. Ginitian siya nito na makalapit na ito sa kanya. Kamusta ka na, miss? Nasaan po ako? Nandito ka sa Asian Hospital. Sino po nagdala sa akin dito? Paano ko napunta rito? Na-aksidente ka. Si Mrs. Lee ang nagdala sa'yo rito. Siya'y nakabangga sa'yo. Napakagatlabi siya. Ngayon naaalala na niya. Patawid siya ng kalsada, tinaas pa niya ang kaliwang palad nang makita ang paparating na itim na Pajero. Buong akala niya magmeminor ito para makatawid siya. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat niya nang mahagip siya niyon. Hindi na niya maalala ang sumunod na nangyari. Nasaan na po yung si Mrs. Lee? Tanong niya sa nurse. Kalalabas ng kanina, may tinawagan yata, babalik din yun. Tumango siya. Lingin niyo man din ang langit na sana nga'y bumalik at nakasagasa sa kanya. Kung hindi, hindi niya alam kung saan siya kukuha na yung pambabayad niya sa hospital bill. Mahal pa naman ang ospital na yun.
Inexamine lang siya sa litang nurse at saka iniwan na. Hindi nagtagal, pumasok naman ang isang matangkad at magandang babae na nakapulang bestida. Naisip agad niya na baka ito na si Mrs. Lee. Medyo alanganin ang pinakawalan nitong ngiti sa kanya bago bumati. Sa tansya niya, lampas 30 ng edad ito pero maganda at artistahin. Naglakad ito palapit sa kanya. Sa kamo po sa gilid ng kama, tumitig ng matagal sa kanya. Ako yung nakabangga sa'yo. Pasensya ka na, miss, ha? Don't worry, hindi ko tatakbo na responsibilidad ko sa nangyari. Hindi niya alam kung anong itutugon. Magagalit ba siya? Pero wala siya makapanggalit para dito. Siguro dahil mabaito ko magsalita kahit ngayon pa lang niya ito nakita. Kamusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam mo na niya ang sarili. Bukod sa bahagyang pananakit ng kanyang bewang, wala na siyang maramdamang ibang kirot sa katawan. Okay lang naman, ma'am. Tumango ito na halatang natuwa sa nalaman. Ako nga pala si Vanessa, ikaw. Malina po, ma'am. Inawakan itong kamay niya. Sorry ulit, Marina, ha? Kasalanan ko ang lahat eh. Wala sa daan na tansyot ko kanina. Okay lang po, ma'am, pero ano? Wala po akong pera at natilihan siya ng maalalang paninda niya. Agad siya napabangon. Huwag ka munang gumalaw at baka makasamayan sa'yo. Napailing siya. Mami, mga paninda ko pala. Diyos ko, nasan yung mga paninda ko? I'm sorry, pero hindi ko na inabalang asikasuhin yun. Ang maisugod ka rito sa ospital ang unang naisip kong gawin. Napamata ito sa kanya. Naalala mo ba mga paninda mo? Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala magbayad sa lahat kapag lumabas ka bukas. Ha? Bukas pa po ako lalabas dito? Well, hindi pa sure. Hindi ko pa nakakausap kasi yung doktor mo eh. Mag-aalala po nanay ko kapag di ako nakauwi, ma'am. Protesta niya. Wala kami nakitang cellphone o ID sa bulsa mo, kaya hindi naman sumakontak ang kamag-anak o kaibigan mo para ipaalam sa kanila ang nangyari sa'yo. Wala ho akong cellphone. Yung mga kakilala mo kaya, kapitbahay o ang nanay mo, may cellphone ba sila? Wala rin hong cellphone si nanay. Yung may-ari ho ng tindahan malapit sa amin may cellphone siya, si Aling Lucy, pero hindi ko naman po kabisadong number. Okay, ganito na lang. Sabihin mo sa akin ang address mo at pupunta ako ngayon doon para makausap ko nanay mo at malaman niya nangyari sa'yo para huwag niya siya mag-alala. Napaisip siya. Sa tingin niya mayaman ang kaharap niyang ginang, nakakahiya yata na pupunta ito sa squatters area na kinaroroonan ng bahay nila. Lalo pa nga't pagtatakip silim na, baka kung mapalo pa ito roon. Kapag anong oras nagsanang mga tambay sa bawat kantong na daraanan, papasok sa lugar nila. Baka pag-isipan pa ito ng masama, pati nang sasakyan ko kapag iniwan yun sa bukana. Wag na lang po, ma'am. Delikado po kasi sa amin eh. Hindi po kayo safe doon. Sa squatters area ko kasi ako nakatira. Ganun ba? So, anong gagawin natin? Baka po pwedeng kausapin ng doktor na makauwi na po ako mamaya, ma'am. Total, wala naman po akong iniindang graming sakit. Sigurado ka ba? Opo, ma'am. Sigurado po ako. Para hindi na kayo masyado mag-asasan kapag umabot ako dito hanggang bukas. Kinausap nga ni Mrs. Lee ang doktor niya. Pumayag naman itong maiuwi agad siya pagkalipas ng isang oras. Lahat ng bayarin sinagot ni Mrs. Lee pagkatapos ay inalayan siya nito sa pagsakay sa Pajero nito. Pasensya na kayo rito sa amin, ma'am, ha? Sabi ni Marina ng ehento ni Vanessa ang kotse sa gilid ng kalsada. Hanggang doon na lang kasi sila. Hindi makakapasok ang malaking sasakyan sa looban. Tricycle, pedicab, saka single motor lamang ang kaya ng eskinita nila. Dahil pati harap ng kalsada namin, sinakop ng mga residente. Doon sila nagluluto at naglalaba at kuminsan doon na rin lalagay ang mga mesa habang kumakain. Okay lang, sagot ni Vanessa. Ma'am, huwag na po kayong bumaba. Hindi niyo po pwedeng iwan ang sakayan niyo rito at baka yariin ang mga tambay. No, hindi pwedeng di kita sasamahan hanggat sa bahay niyo, Marina. Cargo kita dahil sa nangyari sa'yo. Pero paano po itong kotse niyo? Ilalak ko na lang, di naman siguro nila gagalawin to eh. Di naman ako magtatagal, saka may alarm naman to. Sige, bahala ho kayo. Pagsang-ayon na lamang niya. Habang naglalakad sila sa kalsada papasok sa looban nila, halos lahat ng taong nadaanan nila nakatingin sa kanila, particular kay Vanessa. Ganon ang mga tao sa kanila kapag may bagong mukha, lalot mukha mayaman, akala mo nakakita ng artista ang mga ito. May mga sumipol pa nga kaya lalo siya napahiya kay Vanessa. Pagbungad pa lang nila sa barong-barong nila ng nanay niya, nakita na agad niya sa Bisaya na nakadungo sa bintana. Narinig pa niya na magsalita ito. Perlita, ayun ang magaling na anak mo. May kasama. Sino yun? Tanong ni Vanessa. Kinakasama po ng nanay ko, ma'am. Napipilita ang sabi niya rito.
Bumungad sa pintuan ng nanay niya, bakas ang galit sa mukha nito. At ano na naman ang nangyari sa iyo, Malina? Kanina pa kami nagugutom dito ah. Bakit? Naputol ang pagtutungayaw nito na mapansin ng kasama niya. Sino yung kasama mo, Malina? Bumaling siya kay Vanessa. Siya po ang nanay ko, ma'am. Nganitian ito ang nanay niya. Magandang gabi po sa inyo, Mrs. Bago pa makatagon ang kanyang ina, iginiyan na niya si Vanessa, papasok sa loob ng barong-barong. Dumiretso sila sa maliit na sala. Akma, mauupo na ito sa monoblock chair na mabilis na itong pigilan. Naku, ma'am. Bali ang paa niyan eh. Gumigewang, baka bumagsak po kayo. Ha? Ganun ba? Hindi na nito itinuloy ang pag-upo. Patakbo siya nagtungo sa kusina, saka binuhat ang isang sila roon. Yun ang pinaupuan niya kay Vanessa. Nakatingin pa rin sa babae ang nanay niya at si Bisaya. Mrs., ganito po ang nangyari kaya ginabi ng uyang anak ninyo, sabi ni Vanessa. Nabangga ko po siya kaninang hapon. Sinugod ko po siya sa ospital. Mabuti na lang po tayo sa x-ray, wala naman po siyang mga intin namang fractured bones. Pasensya na po kayo sa nangyari, Mrs. Bukas ang pagkagulat sa magmakha na nanay niya noong harapin siya. Eh, nasan yung paninda mo? Hindi na ho namin kinuha. Sinugod na kasi ako agad ni ma'am sa ospital. Biglang nanangkit ang mga mata ng nanay niya sa galit. Aanga-anga ka kasi. Nagdarasal ka ba sa gitna ng kasada kaya ka nabangga? Eh, ano nang kakainin natin ngayon? Mukhang natilihan si Vanessa sa paglipat-lipat ang tingin sa kanilang mag-ina bago nagsalita. Mrs., wag na po kayo magalit kay Malina. Sinabi ko po sa kanya na babayaran kong lahat ng nawalang paninda niya. Halos hindi makapaniwala ang nanay niya sa narinig. Biro ko sa ni Vanessa ang shoulder bag nito at nilabas ang pitaka mula roon. Saka humugot ang ilang nilibuhin na tiniabot sa kanya. Malina, just million ha? Bumili ka rin ng gamot na reseta ni Doc sakaling may naramdaman kang sakit kapag ubos na yung nabili mo kanina. Nanginig ng bahagya ang palad ni Malina habang nakatitig sa perang nasa kamay niya. Saka binalik ang paningin kay Vanessa. Ma'am, sobrang laki naman po yata nito. Wala naman po ako nararamdamang sakit at leche kang babae ka. Bulyaw sa kanya ng nanay niya. Nakakasiguro ka ba na wala kang mararamdamang sakit kahit sa susunod na mga araw? Aarte-arte ka pa dyan, ipera na nga yan. Nay, gusto na niyang lamubog mula sa kinatatayuan dahil sa kaswapangan ng ina niya pagdating sa pera. Tumayo na si Vanessa at may dinukot ulit sa pitaka at isang calling card iyon. Marina, nandito ang number ko. Tawagan mo ako kapag may problema o kaya may sumasakit sa'yo para mapatingnan agad kita. Tinanggap niya ang calling card. Nagpaalam ito pagkatapos. Inihatid niya ito hanggang sa kanto. Ma'am, maraming salamat po ulit, sabi niya bago ito sumakay sa Pajero. Tinapik nito ang balikat niya. Walang anuman, Malina. Napaisip pa ito na matagal. Alam mo ba kung saan yung Hillsboro? Opo, ma'am, pero hindi pa po ako nakakarating doon. Mag-taxi ka na lang, tapos hanapin mo ako sa guard. Gusto ko sana magkita tayo doon bukas. Mag-aalas 11 na umaga kung okay lang sa'yo. Hindi na siya nag-usisa pa kung ng dahilan at gusto makipakita sa lalaon bukas. Saka kita pupuntan sa gate? Sasabihin mo lang sa gwardiya ang pangalan ko, okay? Sige ho, ma'am. Pagbalik niya sa bahay nila, agad siyang nalapitan ng nanay niya. Mayaman yon, Malina. Naka-jackpot ka. Nakangising sabi nito. Nay, bakit naman ganun kayo sa harap ni Mrs. Lee? Pinapalabas niyo ng parang kayok na hiyok kayo sa pera eh. Pinamayawangan siya nito. Nagbalinis ka pa? Eh, tuwang-tuwa ka naman sa perang binigay niya. Dapat sinabi mo, kulang pa yan. Wala naman siya magagawa dahil kasalanan niya nangyari. Pwede mo siyang kasuhan kung gusto mo. Inilahad nito ang kamay niya. Akin yung 5,000. O bakit? Alam nga naman na hindi mo ako hatian dyan sa grasyang yan. Nanay, sa akin binigay ni Mom Vanessa ito. Itatago ko ito para may pang-tuition ako sa sunod na pasukan. Ambisyosa ka talagang babae ka. Akin ang 5,000 bago pa uminit ang ulo ko, sigaw nito. Tinalikuran niya ito pero nagulat siya na bigla nitong habulitin ang mahabang buhok niya. Napasigaw siya. Nanay, ano ba? Ibigay mo ba ang 5,000 o gusto mo magkasakitan tayo? Akin yung pera. Mga yak-yak na binigay na lang niya ang 5,000 piso dito. Napangisi ito na pati na rin si Bisaya na bigla na lang umakbay sa kanyang ina. Patakbang pumasok na siya sa loob ng kanyang silid.